everyone, good afternoon. I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Rarampan na siya kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang rampahan tayo ngayon. Ito na nga, Diyos ko, rumampa na ang mga beauty queen natin na mula sa binibining Pilipinas. Ayan na ay nakikipag-compete na sa international pageant. Nauna na nga dyan ang pambato natin na si Gabby Basciano dito sa Miss Intercontinental. Yes! Ano guys ang masasabi ninyo? Ako ang masasabi ko kay Gabby, syempre yung mga outfitan niya, medyo hindi ko pa masyado nararamdaman na talagang pack na pack siya. Yun yung honest ha. Honest na observation ko yon. Pero yung looks niya, talaga naman nakita ko kahapon yung sa swimsuit. Ang ganda niya doon. Ang ganda-ganda niya. Kaya lang medyo parang napansin ko, ang payat no. Kung mapapansin mo, sobrang pumayat siya ng todo-todo. Sana medyo may laman-laman konti para bongga, para sexy tignan. Ang payat, sobrang payat ni Gabby ngayon. Tapos nandoon din na medyo dumidikit sa kanya yung mga Asian group lad ng si Miss Thailand. Ayun ang very close niya dito sa competition. At saka syempre si Indonesia. Nako, mag-ingat ka dyan Gabby. And then saka si Miss Vietnam. So maganda naman yon para sa akin na sama-sama sila at least nagkakaroon sila ng bonding together. Importante naman kasi yan. Pero syempre nandoon tayo sa this is a competition, hindi natin alam kung ano ba ang nakikita natin na ginagawa ng mga to, di ba? So maaaring inaabangan at inaalam kung ano ang strategy game ni Miss Philippines. But sa mga nakikita ko naman, pasabog naman tong si Gabby Basciano nung etong sashing moment nila, talaga naman nakita mo naman, sinuot niya na yun lambat. Pero ang dating lang sa akin, parang hindi na ako nasupresa. Siguro mas maganda Gabby, kung may ganyan kang eksena, ipakita mo na lang yan doon sa coronation night. Para at least, diba, mas kaabang-abang. Kasi kapag pinakita mo na siya ng maaga na may mga ganyan kang eksena, parang wala nang surprising pagdating sa coronation night. So mas maganda, gamitin mo yan doon sa yung eksenador, eksenahan talaga na sa mga darating na competition ninyo. Diba? So yon, saka mag-ingat ka dyan sa mga katabi mo kasi hindi mo rin alam kung ikaw ba ay nilalaro neto o hindi. Diba? So, kasi Thailand, yung galawan ni Thailand medyo bongga yan. Lalo na pagdating na yung talagang preliminary competition, kumakabog yan ng todo-todo kasi sa Miss Grand talagang kabugera siya. Pak kung pak, laban kung laban. Ganon katindi yan si Miss Thailand. Saka confident talaga yan sa sarili niya. Kung confident ang pag-uusapan, malakas ang kumpiyansa niya sa sarili. At magaling siya talaga pagdating sa entablado. Alam niya kung paano maglaro. Kaya medyo ingat ka dyan. Kasi siya talaga, ang style niya, didikit yan dyan sa mga kalaban niya na alam niyang makakalaban niya. So, si Miss Indonesia naman, hindi ko pa alam. Pero syempre, alam mo na, Indonesia is Indonesia. Mahirap din kalaban tong mga to. So, yon. So, ako kay Gabby, nakikita ko naman na tuloy-tuloy lang yung performance level na ipinapakita niya dyan. At tuloy-tuloy lang yung kanyang ganap. Abangan pa natin yung mga paandar na gagawin niya sa mga susunod na araw, di ba? Plus, nandiyo dyan din ako sa ang matindi niya makakalaban si Miss Dominican Republic. Kumbaga, parang na one time na siya neto eh. Si Dominican Republic talaga sa simula pa lang ng competition, paandar na, nakita ninyo. Grabe, pasabog, talagang outfit kong outfit. Plus, nandoon siya sa park na, alam mo yon, yung eksena niya na nakakaloka na gusto kong tumambling dahil ang ganda niya, sobra nakakaloka. So yan, dyan mag-ingat si Gabby kasi medyo nalaman niya yung technique na ni Gabby kung gaano to kalakas sa communication skills kaya naging confident siya ng ganyan, di ba? So yon, so
ingat-ingat dyan sa laban na yan. Si Dominican Republic yung nakikita kong isa sa mga tinik talaga dito kay Gabby. At saka dito naman tayo kay Roberta Tamundong. So si Roberta Tamundong hindi pa siya umaalis, nandiyan pa siya. So siguro baka bukas o kaya sa Monday ang grand pasabog ni Roberta Tamundong. So doon lang sa botohan, hindi na talaga napasama si Roberta kasi mahirap nang habulin yun eh. But it's okay. Hayaan na natin yung mga kapitbahay natin na makidinner kay Mr. Nawat. Kung gusto nila, kainin na rin nila si Mr. Nawat, di ba? So yun, so medyo abang-abangers lang tayo sa mga pasabog ni Roberta Tamundong. Syempre iba pa rin yung eksena ni Roberta pagdating sa competition. Kasi at the end of the story naman, hindi lang naman ang basihan dyan yung nag-dinner kayo. Ang basihan dyan, syempre yung performance na level na ipapakita ninyo sa competition ng Miss Grand International. Sa ngayon, ang tingin ko kay Roberta, soso lang, laban lang Roberta, kayang-kaya mo yan. Hindi naman natin kailangan ma-alarma ng bonggang-bongga dahil hindi tayo napasama doon sa botohan. But nandoon tayo sa impact na alam natin na magpapasabog talaga itong sa Grand Coronation itong si Roberta Tamundong o sa mga eksena nila doon sa competition. So sana magustuhan lang talaga yung mga ganap niya para alam mo yun, nakalaban ng todo-todo. Mataas ang kumpiyansa ko kay Roberta na kaya niya ang competition ng Miss Grand. Kasi syempre, bukod dun sa may napatunayan na ang lola mo, eh, talagang sasabay yan. Hindi yan basta-basta magpapatalo eh, sa binibining Pilipinas nga, di ba? Nagpasabog din niya ng bonggang-bongga. So, nandiyan din niya, naggagalaw at gagalaw yung team niyan. So, malakas ang paniniwala ko kay Roberta na kaya niya. Medyo nakakatakot, pero sige, laban lang Philippines, di ba? At ito na nga, Diyos ko, kaninang umaga, lumipad na patungo Albania, ang isa sa mga pambato natin na talaga namang inaabangan din dahil back-to-back ang hinihit neto si Chelsea Fernandez na, ay nako, rumampa na. Rarampa na nga dito sa Miss Globe ang pambato natin na si Chelsea Fernandez na talaga naman masasabi ko, kaabang-abang din naman talaga ang eksena neto. Yung beauty niya nung binibining Pilipinas, mas trip ko yun eh. Sobrang ganda ng orahan niya doon. Talagang panalo, pasabog. Pero syempre, international pageant na to. Iibahin niya talaga yung looks niya. I'm so happy kasi nakita ko kanina na talaga nandoon yung determination, nandoon yung tapang, nandoon yung galing ni Chelsea na sabi ko, very powerful. Nandoon yung kumpiyansa niya sa sarili niya na kaya niyang makuha ang corona. Lalo na yung sumigaw. Chelsea Fernandez, Philippines! So kung ang basihan natin ay yung looks and then yung mga styling, I think papalo dyan si Chelsea Fernandez. And then, I think talagang feeling ko si Chelsea ay isa sa mga talagang kaabang-abang na kandidata dito sa Miss Globe. Dahil nakita ko rin naman yung ibang kandidata, si Chelsea ang isa sa mga magagandang candidates. So sa mga challenge nila, ayun yung exciting moment. Talagang inaabangan ko kung paano siya makikipagsabayan doon. Piling ko kaya niya, kaya niyang masungkit yung back-to-back. Ayun yung nararamdaman ko. Siya yung malaki yung chance na makuha yung back-to-back win dito sa Miss Globe this year. At nandoon ako na ano kaya yung mga susuotin niyang damit, no? Ano kaya yung mga eksena ang gagawin niya? Ano kaya yung mga styling na gagawin niya? Magre-red lipstick din ba siya? Di ba? So yun. So yan yung mga aabangan natin dito kay Chelsea Fernandez sa competition ng Miss Globe. Sino ba yung matinding makakalaban niya dyan? Wala pa akong nakikita. Pero si Thailand, I think kayang-kaya ni Chelsea yan. Dahil si Thailand, galing din niya sa Miss Grand. Katulad ng kalaban ni Gabby Basciano sa Miss Intercontinental. Galing ng Miss Grand yung mga yan eh. Ngayon, runners-up sila ng mga Miss Grand. Parang nakikita ko, mas kabog naman ito si Chelsea Fernandez more than dito kay Chelsea Fernandez more than dito kay Tina, di ba? Si Tina naman mukhang okray naman yung dating, alam mo yun, kamukha niya si Tia Pusit, charot, mukhang okray yung dating niya, medyo parang sana nalaman niya kung ano yung hinahanap doon sa Miss Globe. Sayang, magaling pa naman sana din yon. Pero parang feeling ko hindi aariba ng bonggang-bongga. Pasarela, I think mas bongga ang
pasarela ni Chelsea. So yon, so gusto ko makita ko anong galawan na gagawin dito ni Chelsea, pero nananalig ako at mataas ang kumpiyansa ko na kaya ni Chelsea Fernandez masungkit ang corona ng Miss Globe 2022. So yon. About naman kay Gabby Basciano, syempre nandoon siya sa strategy game niya. Ang nakita ko doon parang galawan sa binibining Pilipinas na medyo tahimik lang sa una pero biglang aariba ng bonggang-bongga. Piling ko maraming baon si Gabby. Yes, sa competition ng Miss Globe. At yan, syempre, aabangan natin yan lahat kung ano ba yung mga eksenang gagawin na mga kandidata natin dito sa competition sa international pageant. Gabby Basciano, naniniwala ako sa kakayahan at feeling ko kaya niya makipagsabayan. Roberta Tamundong, syempre, kahit sa sabihin pa natin hindi na pasama yan sa botohan, tingin ko naman ay papalo yan talaga ng bonggang-bongga. Chelsea Fernandez, talagang exciting ang laban nito, kaabang-abang, dahil iba din ang pinapakitang orahan, eksena ngayon. Medyo nakita ko yung pagiging malakas niya kanina. At tingnan natin sa competition kung ano at sino ang mag-uwi ng corona sa kanila. Good luck, girls! And then, God bless you all. And then, I hope na talaga makuha natin ang Grand Slam ngayong taon na to. Diba? So yun, so excited ba kayo guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ko sa laban ng mga kandidata natin na lumalahok ngayon dito sa Miss Grand, sa Miss Intercontinental, and then of course, sa Miss Globe. So yun. So Chelsea Fernandez, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Roberta Tamundong, and then of course, Gabby Basciano. Mabuhay kayo. O diba? So kayo guys, guys, ang tingin ninyo sa mga kandidata natin na lumalahok ngayon? Kay Gabby, ano bang obserbasyon ninyo? At kay Roberta Tamundong, tingin ba ninyo, papalo pa ba ito ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Grand? Chelsea Fernandez, kaya-kaya may uwi ang back-to-back queen para sa Pilipinas dito sa Globe? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Alam!